I would ask him. God knows I asked him. Nagkabalikan ba kayo? He said no. Maris Racal nagsalita na sa scandal na kinaharap nito kay Anthony Jennings. Nilinaw ni Maris na mali ang lalaki na minahal nito, sa naganap na interview ng ABS-CBN News kung saan makailang beses raw na tinanong ni Maris si Anthony na kung hiwalay na sila ni Jam, palagi raw nitong sinasabi na hiwalay na sila. Narito ang mga highlights na interview ni Maris Racal patungkol sa kontrobersya na ito. Today, I will be speaking from my heart. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Bago nagsimula yung mga daming trabaho namin, I told Anthony that I broke up with my ex. And he also said the same thing. Mind you, I was in a very lonely place. I was so lonely. And I was so vulnerable at that time. Like everybody, nakaka-break lang. You would be so vulnerable. I was working every day. At sa lahat ng trabaho na yun, kasama ko si Anthony. Aaminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. He would say things to me. He would tease me on the set in front of other people. He would tell all the people who were close to me that he was single. So, I was confident to act a certain way around him on the set. At that time, yung time frame na yun, nasa screenshots din na nangamusta ako. I said, kamusta si Jam? Nangamusta ako kay Jam, it wasn't because dahil alam ko na sila pa. Dahil alam ko na she was going through something and Anthony had to take care of her. But at that time, nagtatrabaho pa rin kami and he would still be the same way to me. I would ask him. God knows I asked him. Nagkabalikan ba kayo? He said no. Do you still love her? He said no. He would say things na ako yung gusto niya and all. I really asked him so many times. Doon ko na pagtagpi-tagpi lahat. Na kaya pala hindi siya makapag-release ng statement. Dahil sila pa pala this whole entire time. I didn't know. I was in the dark. I didn't know. I had no idea. God knows. Ilang beses ako nagtanong. Ilang beses ako nanghingi ng statement. Doon ko rin na-realize bakit ganun yung reactions ni Jam. Now I get her. Nung saan ako papunta. Yung dignidad ko, hindi ko na mahanap. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. Hindi ko alam na nang gagawin ko. I'm so embarrassed. And I'm sorry that you get to see that. Grabe ang pinsala ng natamo ni Maris Racal sa kinakaharap na malaking kontrobersya nito. Ito ay matapos i-expose ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings ang cheating serye nilang dalawa habang may sari-sarili pang relasyon. Madami na ang nawala sa aktres matapos pumutok ang isyo na ito. Natanggalan siya ng endorsement sa sikat na fast food restaurant na Mang Inasal. Tinanggal din siya bilang ambassador ng isang sikat na skincare product na Dazzle Me. Tinanggal din siya sa billboard ng upcoming movie niya kasama si Vice Ganda na Breadwinner kung saan naganap na ang press conference kung saan wala ang aktres at si Anthony. Hindi binanggit ni Vice ang naging kontrobersya nito bagkus ay pinuri pa niya si Maris at Anthony na ang ganda ng chemistry ng dalawa. Sa paglalarawan naman ni Ian Veneracion sa isyu ni Maris Racal sa viral interview nito kung saan punong-puno ng pangbabatikos ngayon sa gwapong aktor.
Nagbigay kasi siya ng reaksyon sa isyu na ito kung saan hindi nagustuhan ng publiko ang naging pahayag nito dahil tinotolerate raw niya si Mariz Racal sa isyu na ito. Alam naman natin na kasama si Mariz Racal at Anthony Jennings sa upcoming movie ni Daniel Padilla na Incognito. Kasama din dito si Richard Gutierrez at Ian Veneracion, kaya hindi naiwasan na ipagtanggol ni Ian si Mariz sa kumalat na scandal conversation nila ng aktor na si Anthony Jennings. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito, comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood.